were positive for pan-enterovirus screening, which means this test is a broad screening test for detecting different types of enteroviruses. Because they've recovered, unlikely na enterovirus 71 yun. Pagpapanatag naman ng palasyo. So far, wala pa naman tayong incident ng enterovirus coming from abroad. Sa ngayon, tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga may sakit na dumadaan sa mga airport para di makapasok ang enterovirus 71 sa bansa. Ang nakamamatay na strain kasing ito ng hand, foot and mouth disease, maituturing daw na bagong polio. Na-eradicate na natin yung polio. And just like polio, they're found in our intestines. Sila na nasi-shed sa dumi natin. Easily spreads from hand to mouth. Kagaya ng polio, utak ang inaatake ng EV71 na nagdudulot ng muscle twitching, seizures at paralysis. Bagamat mga bata edad 5 pababa ang karaniwang apektado, maaari pa rin daw magsilbing carrier ng virus ang mga matatanda kung hindi sila malinis sa katawan. Kaya bukod sa disease surveillance training sa mga ospital para madaling makilala ang sakit, minomonitor na rin ang mga lugar na maaaring pagmula ng pagkalat ng enterovirus. We're also going to monitor daycare centers, schools, because these are the settings where outbreaks of hand, foot and mouth disease have been known to occur in the past. Wala mang bakuna kontra sa enterovirus 71 na naipapasa sa pamamagitan ng laway, dumi at fluid blisters, maaari raw itong iwasan sa pamamagitan ng regular na panguhugas ng kamay at pagiging malinis sa paligid. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.